Hello guys. Hello, kumusta kayo dyan? Kumusta yung panahon dyan sa mga lugar nyo? Kasi dito sa amin napakadamig. Malamig. May gloves nga ako dito. Yan. At nang dahil sa lamig na to, panahon na to, nagkasakit kaming lahat dito sa bahay. Ngayon lang okay yung aking boses dahil nasira. Naiba yung boses namin dito dahil nagkasakit kaming lahat. Ang unang nagkasakit dito sa amin yung amo namin. Tapos pero yung kanya is positive talaga siya. So hindi siya nakapasok ng 2 linggo sa trabaho dahil positibo nga siya. Tapos after ng positibo siya ng 1 linggo, so nagpa-swab test din kami ng kaming lahat dito sa bahay para malaman kung positive din ba kami or hindi. Kasi wala naman, bago kami magkasakit, yung amo nga namin, di ba, yung positibo na yung mga 1 linggo na siya positibo, bago kami nagpa-swab test para malaman nga kung may sakit nga kami, nahawaan kami ganon. So nagpa-swab kami lahat kami dito, lahat kami negatibo kaming lahat. Negatibo kaming lahat. So after nung swab test na yon, in the next week okay naman kaming lahat, walang may sakit, walang nagkasipon, nagkaubo, nagkalagnat, walang may ganon. After pa nung 1 week na yon na negatibo na yung amo namin dahil home quarantine siya ng 2 weeks nga. So after nung one week na nagpositibo siya, and then 1 week again para malaman kung negatibo na siya. Matapos siya ng 2 weeks na quarantine na yon, saka kami nagkasakit naman lahat dito sa bahay. Ang una yung dalawang alaga namin. Sipon lang yun, tsaka konting lagnat sila. Tapos, dahil ako yung madali talagang mahawaan pag nagkakasakit sila, ako yung unang nahawaan ng lagnat nila. Iba yung sa akin. Yung sa kanila, lagnat lang ng konti na hindi ano. Pero yung sa akin, trangkaso. Trangkaso yung akin kasi akala ko nga positibo din eh. Pero hindi siya pala ano. Trangkaso lang yun. Malakas na talaga kasi grabe yung nanginginig ako, yung nilalamig ka na nilalagnat, malamig pero mainit ka, ganun. Malamig yung pakiramdam pero napakainit mo, ganun yun. Tapos hindi ka masyadong makatayo, nahihilo ka, sobrang sakit ng ulo ko ng gabi na yun, yung first na ako ng trangkaso. Sobrang sakit ng ulo ko, sakit-sakit na yung ang ginawa ko, yung sa may meron akong hijab na dahil naubos yung salumpas namin na dati pang binili, ang ginawa ko yung tinalian ko yung ulo ko, tinali ko talaga yung talukong dito para lang makatulog ako dahil sobrang sakit talaga. Kahit na natutulog ako, nararamdaman ko rin yung na pag nagising ako, sabi ko kasi matutulog ako dahil pag natulog ako, hindi ko ito mararamdaman, tapos pag gising ko, mawawala na to. Pero hindi nangyari yun. Tuloy-tuloy pa rin yung sakit niya hanggang sa umaga na, yun, uminom na ng gamot, lahat. Kasi lagi naman kami, kahit hindi kami nagkakasakit dito, lagi kami uminom. Lalo na ako, kasi mahilig ako sa lemon, ginger, tsaka yung mint na pinaghalo tapos mainit na tubig. Yung pinapakuluan, yun yung lagi namin iniinom. Kahit na hindi ako nagkasakit, kahit wala akong sakit, lagi namin yung iniinom. Kahit hindi pa positibo yung amo namin, lagi talaga akong umiinom ng ganun. Pero nahawaan pa rin ako. Tapos, yun yung ininom lang namin. Kami ng mga alaga namin, hindi na kami nag-check up ulit kasi nagpa-swab test naman kami, di ba? So, negatibo naman kaming lahat. Sabi ko, pag magkasakit tayo nito, hindi na tayo magpapa-check up. Dahil yun talagang sasabihin sa amin, positibo kami. Kasi lahat ng sintomas ng positibo, yun na yung naramdaman namin lahat. So, hindi na kami pumunta ng
ng hospital para magpa-check up. Dahil wala din naman gamot na ibibigay sa amin, kundi yun din ang sasabihin, uminom lagi ng tubig na madami, yung warm water, tapos yung luya at saka ano, kasi ako, yung sa akin, ano siya talaga, yung trangkaso, tapos inubo pa ako ng ubo. Pag nagkasakit talaga ako, kasama na yung ubo dyan, ubo, sipon, ayan, total package. hanggang ngayon, iba pa rin yung ano ko, dahil yung sipon pa rin. Yung ubo ko, medyo na nawala na rin yung ubo ko. Yung sipon na lang konti. So, okay lang naman kung yung ano lang, yung tatrangkasuin ka or ano. Pero yung pag nagsisipon talaga ako, grabe, tumutulog talaga yung luha ako dyan. Hindi lang yung uhog. So, wala naman binigay na gamot na ano. Wala din binibigay na gamot pag nagpapaano ka dito. So, yun na lang. Gamot na lang namin dati pa rin na yung ginger, yung warm water. Warm water with the ano, hindi, pinapakuluan pala yung ano, oo, yung warm water yung iniinom, huwag yung nasa ano, galing sa ref. Tapos, yung normal lang na tubig. Tapos yung ano, yung pinapakuluan nga ng luya at saka ano, lemon, ginger, ayan. Yung ganito ka ano ng luya, tapos yun yung pinapaano na namin, i-slice na yan, tapos yung isang ano ng lemon, isang buong lemon, tapos yun yung slice din kasama yung mint. So pinapakulo, yun na yung iniinom namin, natin isang ano yung maliit lang na basong ganyan. Ako lagi talaga akong uminom kahit dubli-dublihin pa yan kasi mahilig ako noon eh. Na walang nilalagay, yung iba kasi naglalagay sila ng honey, pwede rin yung kasi gamot din naman yung honey, nilalagyan nila ng honey, pero sa akin ayoko nang may lasang matamis. So yun. Yun lang yung ano, lagi naming gamot. Tapos, Panadol. Pag sumakit yung ulo mo, Panadol. Panadol is life. Tapos, yun. Meron din mga alcohol. Yung ethyl alcohol para lang sa mga ano, ganoon. Para mabawas-bawas sa mga bakterya, ganoon. Tapos, tawag nito. Yung Vicks, meron akong Vicks inhaler. Meron din akong Vicks na ano, para ipahid ko siya dito, sa likod. Dito bago ako matulog, tapos sa ilong, ganun, tapos dito rin, parang lahat na eh, parang amoy matanda na. Tapos nauubo ako, meron pa pala. Tapos may ano din, tawag nito, meron din kaming bitit. Yung bitit na may galing pang Pilipinas, yung matapang yung ano yun. Tapos efficacent oil, ganun, yung pinapahit, ganun. Tapos nung medyo ano ako, okay, pumunta ako sa ano, doon sa pamilihan. Pumili ako ng ano, ng salumpas. Yun yung binili ko na yung salumpas dahil sa sobrang sakit ng ulo talaga, grabe. Meron para sa ulo, naglagay ako dito yung salumpas na ano, tapos dito sa likod, dito sa ano, sa may batok, ganun. Kasi hanggang ngayon masakit pa rin yung leeg ko dito, masakit pa rin yung leeg ko. Ito oh, hanggang ngayon masakit pa rin yung leeg ko. So ano na lang talaga kasi sobrang ingat naman namin eh, pero ano talaga, itong sa amin na to, hindi naman ito positibong ano, pero pag nagpa-check up nga kami, yun talaga ang sasabihin, positibo kami. So para ano na lang, hindi na lang magpa-check up. Hindi ko sinasabing wag na kayong magpa-check up, pero kami, hindi na kami nagpa-check up kasi ganun din naman eh, ganun, wala din naman binibigay kasi nagamot na ano, yun pa rin. So ano na lang, yung sa ano na lang, sa bahay na lang, quarantine lang sa bahay, tapos ano, yun, iinumin na lang paulit-ulit yung iniinom. Kasi pag nagpa-check up ka naman, yun din naman yung sasabihin eh. Wala naman special na gamot, na gamutin yan, inumin mo to dahil ito yung mabisang gamot. Wala naman ganun. Yung mag-ano ka lang, yung, diba, yung pag masyadong mainit. Yung ginagawa ng iba, yung nagpapainit sila, nagpapakulo sila ng tubig, tapos nilalagyan ng asin, tapos nag-ano ka para ano, para yung masipsip, para ma-ano mo yung... yung usok, 'di ba? Nagpapausok. Ginagawa ko na rin 'yun. Ginawa ko yung ano with ano, nung nagpapakulo ako ng lemon, ginger, tsaka ano, yung usok niya ginanong ko, yung talukbong ko ginanyan ko para maano ko, kasi biglang wala akong pang-amoy, wala akong maaamoy, kahit ano, wala talaga akong naaamoy. One day lang 'yun, one day wala talaga akong naaamoy. As in, ano yung sabi ko, ginaganyan ko lahat na ng inaamoy ko, yung pabango ko, wala talaga akong maamoy. Pati yung pinapakulo kong ano, naaamoy naman, kahit na magkasipon ako, hindi ko talaga ano, kahit na magkasipon ako, naaamoy ko talaga yun.
na gumaganon ako, tapos naaamoy ko yan, naaamoy ko yung mga ano, nag-breathe pa ako ng isda, hindi ko rin maamoy, lahat wala akong maamoy. Tapos nanginig yung tuhod ko, sabi ko baka ganito na yun, baka ganito na yun. Sabi ko, hintayin ko na lang, sabi ko, kasi siguro sa sipon lang talaga to, na ganito naman eh. Pero ano lang ako, parang kinabahan lang ako, nasabi ko baka ganito. Pero wala, nasabi ko pag natulog ko, wala, mawawala din yung kabako, sabi ko. Kasi sabi ko baka nga, sabi ko, dahil tinatawanan lang namin ni iba na ano yung positibo, na sabi namin hindi naman totoo yan. Ay, yung tawag nito, sakit lang yan, dahil ano ngayon, yung panahon ngayon, nagpapalit yung panahon ngayon, taglamig ngayon. Kasi lagi naman talang pagtaglamig, ganito yung nangyayari sa amin. Kakasakit kami sa bahay. Ganito, lalo na ako, madali ako mahawaan ng mga sipon-sipon na yan. Mahina yung aking resistensya. Parang dun. So, nung ano nga, sabi ko, wala talaga akong maamoy, as in. So, yun ang ginawa ko nung habang nagpapakulo ako ng ano, ginanyan ko yung telepon ko, tapos ginaganan ko yung ano. Pero wala talaga, as in, akong maamoy. Sabi ko, ha? After ano to, mawawala din to. Pero kinabukasan pa, saka siya, ano, saka ako may maamoy. Ngayon, may naaamoy na ako. Nakakaamoy na ako ngayon ng ano, medyo na tawag nito. Eh, hindi katulad nung ano, wala, as in talaga akong ano, maamoy. So, yun lang po yung kwento ko. Keep safe na lang talaga sa atin lahat dito, dahil sa weather lang siguro to, na ganito nagpapalit yung panahon talaga. Eh, kailangan talaga natin ano, kasi kahit anong ingat talaga natin, darating at darating talaga yan eh. Sa hindi natin inaasahang oras, ganyan, araw, panahon, papunta na dun. So, yun lang po ang kwento ko. Kinwento ko lang talaga yung, para na akong si ano nito, BP. Yung nangyari sa amin dito sa bahay. Yun. Hanggang ngayon, meron pa rin mga sipon yung mga alaga ko. At saka, kami dito, ito, iba pa rin yung boses ko. Dahil nga dun sa, ano, sakit namin. Ito, isang linggo na tong ano, isang linggo na tong ganito kami, na iba yung nararamdaman namin. Pero nung first 1 to 2, 3 mga ganyan days, grabe pa rin yung ano, yung sakit sa ulo, masakit sa ulo talaga, at katawan, grabe yung sakit sa katawan, parang ano talaga, sakit, naghalo-halo yung ulo, katawan, tapos sipon, lagnat, ganyan, trakaso nga eh. So, yun lang po. Mag-ingat na lang po tayong lahat. At saka, ganun na lang po yung gawin natin dito sa mga hindi pa nakatry na uminom ng gamot na ganun, yung ginger. At saka, yun na lang po yung gamutin natin. Tapos yung warm water, ganun lang. Wala naman special na gamot para sa ano na to eh. So, yung hanggang dito na lang po. Thank you for watching, guys. At mag-ingat na lang po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat.